guys, for today's vlog, isasagutin ko lang yung aking mga comments, mga na-receive kong comments doon sa aking sa video ko dito sa aming refrigerator na Fujidinsu. Ayan, so ganyan yan siya, guys. Ayan. Yeah, meron akong ano, tatlong video yata na ginawa tungkol sa Fujidinsu na to. And nagtatanong sila kung, actually lalagay ko na lang dyan yung screenshot na kumusta na daw ba yung refrigerator namin. Kung gumagana pa daw. Tour muna tayo. Ito yan siya, Fujidinsu, tapos inverter. Yan, tapos ganyan yan siya. Yan, i-tour muna. So, ganito yung laman. Oh, sorry. So, walang adjustan dito. Ganyan yung kanyang butas dyan, dalawa. Walang adjustan dito, nasa ilalim ang adjustan. Tapos, ayan, may butas din dyan. Yan, may nakalagay na smart cooling. And, teka, nahirapan ako. Ayan, so kailangan hindi natatakpan yung butas dyan kasi para mag-circulate yung air sa loob. Kasi yun yung isa kung bakit nagkakaroon ng mga yellow. Pero eto sa ref ko, dahil nga natuto na ako, so sabi nung nag-ano sa amin, nung nagpunta na maintenance, kailangan daw yung butas ay hindi yan matakpan. Kasi nga puro nga plastic ito, so madali yan siya makatakit nung airflow doon nang gagaling sa butas. So, kailangan hindi siya matakpan. Kaya hindi ko yan siya sinasagad doon. Ayan o, yung butas na yan. Para mag-circulate yan, yung lamig. So, ayan. So, kita nyo naman na walang yellow. Never since nasimula nung binili namin to ay hindi talaga siya nag-yellow. Meron one time na nag-ice, pinatawag namin yung maintenance, ay dahil nga yun sa napapasukan siya ng hangin. So, yun pala yun. Galing sa electric fan, napapasukan siya ng hangin, kaya nagkaka-ice. So, ito yung aming ilalim. Nandito yung, ito meron din siya dyan. Nandito yung adjustan. So, ganito, nakaset yung aming ref. Ito yung pinakadulo niya. So, hanggang dyan. Dyan lang. Ganyan yung itsura niya. So, hindi ko na yan siya ginagalaw simula noon. Nakaset yan, dyan niya talaga. Hindi ko na yan siya binabago. Tapos dito, wala dito. Ay, ito lang pala. Ayan, kikita niyo ba? Meron siyang butas. Yan, galing yan sa taas. So, yan lang. Wala nang iba. Yan lang yung butas. Ay, ito lang yung controller. Nag-isa lang yung controller. Yan lang. Tapos, walang on and off. So, direkta talaga yan. Dito sa sasaksakan. Diyan, pilinisin mo siya, ay hugutin mo talaga yan. Pero, I think hindi mo na siya kailangang hugutin kasi pahit-pahit lang naman ang paglilinis dyan. Hindi mo kailangang mag-defrost ang mag-defrost kasi nga hindi nga siya nag-yellow. So, hindi katulad noon sa yung lumang mga ref na yung nag-a-ice ay talagang nag-a-eye siya, kailangan mo siyang bunutin, di ba? Para matunaw lang yung mga eye. So, ito, never ko pa yan siya binunot sa saksakan pag ako naglilinis. Kasi, pahid-pahid lang naman. Tsaka sa baba lang naman yung mostly na nililinis ko. So, yun lang. Meron kaming ano, pinatawag namin yung maintenance ng Fujidinsu na pinagbilhan namin noon sa Abenson. Ay, dahil sa kadahilanan ay yung ano nun, yung ano bang tawag dun? Yung parang rubber. Parang hindi na siya dumidikit. So, yung nasa taas. So, yung pala, I think, nakalangan siya. Naharangan siya nung nasa loob ng mga food. Lumabas yung plastic. So, ngayon, parang na-dislocate yung kanyang rubber. So, yun. So, saka ko lang na yun napansin na parang malamig sa labas. Yung pala, yung rubber ay parang na-dislocate. So, nung kinaumagahan ay ginalon ko lang yung rubber, umayos na siya. So, ngayon, ang nangyari, dahil nga may nakaawang na rubber, so lumalabas yung lamig. So, ang nangyari, pag may nakaawang or kahit inibutas na makita na mapapasukan talaga siya ng hangin sa loob, ngayon, pag napasukan ng hangin yung freezer, ay mag-ice. So, nung time na mayroong rubber na nakaawang, na naka-dislocate, ay napasukan siya ng hangin, yung freezer namin ay nagka-yelo. So, yun nun. So, dapat kapag ka-inverter, ay hindi yan mag-yelo. So, magtaka ka na, bakit nag-yelo yung iyong ref na inverter. So, meron niyang problema. So, kailangan ipa-check muna. So, simula noon, kasi napunta yung maintenance, kailangan pag nag-ice, i-blower mo lang, yung blower, kailangan matunaw mo yon or matanggal mo yung ice kasi hindi siya pwedeng may ice. Yun. So, kaya nga inverter binili natin dahil ayaw natin ng ice. So, yun. So, i-blower lang nila, tinanggal nila sa sasakan, blower, tinanggal yung yellow, tapos after noon, naging okay na siya. Yun, so hindi na namin nila tinatawag yung maintenance. So, kasi okay naman yung rubber. Actually, hindi naman nila yung pinalitan. Chinek lang, tinanggal lang yung mga yellow. Tapos, so far, simula noon, hindi naman na ulit nangyari yung na-dislocate yung rubber. So, hindi na namin pinatawag ulit yung lalaki na tumingin ng ref namin. Kasi, okay naman na. Diba? Yung rubber lang ang may problema doon. So, yun. So, eto. The vlog. Yun, about our fridge, Fujidinsu. Come on. It's a good. Are you satisfied? I think it's a good fridge. It's 10 cubic feet. I mean, it's the same size fridge that I had when I was living in the camper for 2 years before I moved here.
for a camper, 10 cubic feet is large, so I was able to get adjusted to having a fridge, you know, fridge of this size. And, you know, in America, most fridges are easily 18 cubic feet all the way to 30 cubic feet, depending on the house. Are you satisfied with the cold? It keeps everything frozen. It keeps things underneath. Okay, guys, kasi, di ba, maraming beses ko na ito nabanggit sa mga video ko na yung meron akong Panasonic na inverter noon, iko-compare ko siya ngayon sa Fujidinsu na inverter. Kasi si Panasonic, I think, bagong labas nila yon na unit. And hindi ako satisfied. Actually, na-feel ko na yon nung first week na gamit ko sa kanya na sobrang ang lamig. Sa baba, ang ano, as in talagang hindi ako satisfied sa kanyang lamig. Kasi na-feel ko yung tubigan namin, hindi talaga siya ganun kalamig. Tapos nung na-transfer yung ref na yun sa kapatid ko, yun din ang sabi niya na parang hindi daw, parang ang bagal niyang maglamig, ang bagal niyang magpalamig. Kasi gumagawa sila ng yelo, nagtitinda sila ng yelo, ang tagal daw tumigas ng yelo. Ganon. So, ngayon, eto, so, na-experience ko dito sa Fujidinsu namin na inverter, ay sobrang satisfied ako sa kanyang lamig. And talagang lahat frozen, yung mga nagpakalagay sa aming freezer, frozen talaga siya. And pag hawak mo pa lang ng bote ng lagayan mo ng tubig, mafe-feel mo talaga yung masasatisfied ka kung maganda talaga yung freezer, I mean yung ref na inverter na Fujidinsu. As in, wala akong masabi, sobrang satisfied namin sa Fujidinsu na inverter compare sa Panasonic. Actually, kung hindi mo pa napapanood yung video na yon tungkol sa Panasonic, lalagay ko dyan. Kasi basahin mo yung comment section, maraming bad comment tungkol sa Panasonic na inverter. So, kasi nga, bagong labas yon, ang ganda pa ng kulay. So, maraming taong na-attract, kasi parang ang cute niya tingnan eh. Yung kulay niya, kulay black. And, feeling ko mas maliit yun compare eto. Kasi malaki to eh. 10 cubic eh. Yung nabili na, yung Panasonic na yun, parang mas maliit. I think 9 lang yata yun. Yun. Tapos maraming negative comment dun sa video na yun tungkol sa Panasonic. Halos pare-parehas kami nung naramdaman. Yung impression namin tungkol sa ref na yun. So yun lang. So, sana nasagot ko yung video na nasagot ko yung inyong katanungan. Ayan. So, thank you for watching. Bye. Please like and subscribe!